Ayan, ang dami kagad natin. Good afternoon po sa inyong lahat. Ayan, our fundamental analysis webinar tonight. Ayan, sige po, invite lang po kayo. No? Maraming salamat po at on time po tayo nagla-log in. Ang ating topic is about fundamental analysis, which is very interesting. And since meron po tayong non-farm payroll this coming Friday, so napakalaking tulong po nung ating webinar for tonight. Ayan. So welcome po dun sa mga dati nang uma-attend at dun sa mga bago. Meron po ba tayong bago? Meron po tayong bago na as in first time pong umattend ng TICMIL webinar or first time umattend ng forex trading webinar. Meron po? Ayan. Good afternoon, Pastor Shem. Good afternoon po. Sa bawat isa sa attendees, Ma'am Sally. Ayan. So, marami kagad tayo, Pastor. So, kitang-kita na excited sila sa magiging discussion natin for tonight. So, siguro lahat nag-aabang para sa susunod na non-farm payroll on Friday. Si Sir Eduardo, naka-raise ang hand niya. First time sa webinar. Di ba lagi nandito si Sir, kahapon nandito rin si Sir Eduardo, no? Nakakatawa kasi makukompleto na yata yung ating 7 days na what you call this webinar. Ayan. Para po meron tayong ano webinar na para sa non-farm payroll naman po tayo on Friday, no? Ayan. So yung mga wala pa pong account, please do register na po hanggang Friday, no? Kasi meron po tayong live trading at si Pastor Shem po ang mag-guide sa atin. So guys, alam niyo kung ano yung exciting sa non-farm payroll. Kasi nga, nagla-live tayo and may tuturo po siyang strategy sa atin para at least mas madali po natin na ma-catch or maintindihan na pwede po tayong mag-buy and sell at the same time, no? Aside from hedging, no, meron tayong mga pending orders. Yan po yung i-discuss niya. Medyo late po tayo mag-start tomorrow. Tama ba, Pastor Shem? Around what time? 8 o'clock? Am I correct? Or se- no, 7? 7 o'clock tayo tomorrow? Sa Friday, ma'am. Mga yeah, sorry. Friday. So Friday, no? 7 o'clock 7:30. Tayo on Friday. 7:30 tayo on Friday. Apo, kasi 9:30 ay, putol-putol daw. 9:30 po kasi yung ano natin eh. Yung non-farm payroll. Okay. Guys, putol-putol ba yung linya ko? Or nagsasabi ba? Or breaking up yung line ko? Breaking up po ba? Please chat po sa chat box. Ayan. Hindi naman daw. So, baka po may problema lang po, sir, sa iba po. Okay naman daw sa kanila. So okay, so that's good to know po. Baka po meron lang po mga need ayusin dun sa part po nila, sir. Okay? Kasi meron pong nag-comment na medyo putol-putol daw. But anyway guys, no, so much dun sa magiging discussion natin ngayon. Alam ko excited kayo, which is ako excited din. Tatanong ko lang kasi marami po ang umaattend sa atin and at the same time, hindi pa po sila nakakagawa ng kahit demo account. Guys, I encourage you, no, on Friday kasi since it's a live account, we encourage everyone also to register, yung tunay na account po ha, yung verified. Ibig sabihin, nakapag-upload po kayo ng documents like valid ID and billing statement or proof of address. Bakit po kailangan mag-submit? Ano po ito? Parang banko, no? May KYC po tayo. Kaya kailangan yung tunay na address at valid ID po natin ang hinihingi natin sa inyo. So for security reasons lang din po yan. Okay? Huwag po magtataka kung bakit kailangan pa ng proof of billing. Pwede namang ID lang. Kasi sa ibang broker, guys, alam ko is an ID would do. Pero sa atin po, additional security, na ibinigay ng ating compliance team. Okay? So I hope you guys understand dun sa mga policies ng TICMIL. And natutuwa po kami, no, that you are staying with us. And sabi nga po, tayo po ay number one sa commissions and fees when it comes sa lahat ng mga brokerage. That would be brokers, ano po yan? View mismo na website, no, para at least alam natin. And pagdating naman po sa spread, isa rin po tayo sa napaka-competitive na spread. That's why proud po kami, no, na isa kami sa top pagdating po dun sa spread natin. So welcome po at dumadami po ang ating
attendees for tonight. Ayan. So si Sir Aaron couldn't make it tonight kasi meron po siyang aatenan. Ayan. Sir Alvin, welcome. Ayan. Teka, ipopromote na natin si Sir Alvin as one of the host natin. Ayan. So welcome po Sir Alvin. Thank you so much for joining. So guys, kahapon nag-discuss tayo technical analysis. Si Pastor Shem din yun. Good thing kasi if meron po kayong hindi naintindihan yesterday, pwede nyo pong i-follow up na tanong kay Pastor Shem since siya po ang ating speaker for tonight. Okay, again guys, we encourage you to register and create an account hanggang Friday para makasabay po tayo sa ating non-farm payroll. Guys, $50 na lang po ang ating minimum deposit. So mas mababa na po from compared po nung last time na 100 yung minimum natin. And another thing, promote po natin yung $30 welcome account. Doon po sa mga bago first-timer, please do register din po sa $30 welcome account. If you have questions po, pwede niyo po akong isend ng message sa Facebook. No? Ito po yung aking Facebook account para po ma-assist ko po kayo sa inyong mga concerns. Ayan. Teka lang po ha, kinukuha ko lang yung aking nawala. Naririnig po ba ako? Ayan. Ayan. Okay na. So, yan po yung aking Facebook account. So, in case po na may mga questions po kayo, just send me a message. Directly po yan. Para ma-assist ko po kayo ng mas mabilis. Okay? So, wala po tayong mga tanong yesterday, no? Wala rin pa po tayong Wheel of Names ngayon kasi nag-iintay pa po tayo ng order natin para sa corporate giveaways para hindi naman po tayo maghintay ng matagal, no? So as much as possible, at least a week after or pagkatapos ng webinar, pinapadala po natin yung ating mga giveaways, no? So this week pa lang po ako makakapagpadala doon sa mga nanalo rin po ng ating demo account contest or demo account challenge. I'm afraid na hindi tayo makakapag demo account challenge this month. Medyo tight na po yung schedule natin, no? So, kaya po hindi po natin maasikaso. So, most likely sa January na po tayo. Right after ng webinar. So, we will make sure na first month of the year, next year, 2024, meron po tayong webinar. Bakit po? Kasi po, syempre, para mas ma-educate po tayo, mas marami po tayong matulungan at ma-share natin yung opportunity. Okay? Marami na ba akong sinasabi? Hindi po, natutuwa lang po ako at you stay with us po. And that's already a blessing para sa amin. No? Although nagpo-provide po talaga ang TICPIL ng free training, pero ang pinaka-mission and vision po natin is at least one successful, hindi lang po basta forex trader ha, one successful forex trader per household. Bakit? Siyempre po, nag-trade po tayo para maging successful, para kumita, hindi po lang, parang lang po dagdag kaalaman. O sige, andyan na po yung dagdag kaalaman, but still, mas maganda pa rin po on the side is kumikita tayo. No? So I hope you guys are learning from us doon sa naibibigay natin training. So again, huling reminder, register na po ng live account hanggang Friday. Ayan, certificate, yes, meron po si Ma'am Kimberly. Ayan, welcome. Parang dati na naka-attend si Ma'am Kimberly. Meron po tayong e-certificate. Thank you for that reminder. After our webinars, 7 webinars po tayo, no? Kapag ka naka-attend po tayo at least 5, na webinars, and mag-present po kami ng e-certificate po para sa inyo. Okay? Ayan. So guys, and the last thing, we always po, no, start and end our webinar with a prayer. Doon sa mga dati na pong nakaka-attend, they know already. But doon sa first-timer, meron ba tayong first-timer? Si Sir Eduardo, hindi na siya first-time. As in, ngayon lang umattend. Naka-attend na po siya before. Si Ma'am Kimberly, first-time umattend? First time umattend ni Ma'am Kimberly. Welcome po. Ayan. Lagi po kasi kami nag... ayan, sabi nga niya hindi daw.
Kahapon daw si Sir Roberto. Okay. We usually start with a prayer po and end our webinar with a prayer. We do respect po your religion, your faith, and your organizations, but please do allow us po to start this meeting with a prayer. So, kung wala po tayong tanong from yesterday's topic, we could start na po, no? So, may I request everyone po to join me with our opening prayer. Father God, we thank you once again for this wonderful night na may kasama po kami na matututo at mag-aaral ngayon pagdating po sa fundamental analysis. And Lord, we pray na give us wisdom and knowledge. Same with our guest speaker for tonight, Mr. Shem Cristobal. Give also him a wisdom and knowledge na pag-impart at pag-share ng kanyang experience pagdating po sa fundamental analysis. Lord, we have this vision and we hope also na makasama po namin sa vision na ito ang aming mga participants for tonight na we will have one successful forex trader per household dito po sa Philippine region. And Lord, we praise you and we glorify your name. Again, we pray, Lord, na let your Holy Spirit guide us and let this webinar be a memorable one para po sa bawat isa na ma-share namin ang opportunity na ibinigay po ng Tikmil. Again, we give you back all the praises and glory in Jesus' name. Amen. Ayan. So guys, good evening ulit sa inyong lahat. Ayan, good evening na talaga kasi 6:04 na. Ayan. So, dun sa mga first timer, welcome. No, dun sa mga dati na pong umattend, welcome po ulit. And we thank you kasi po bumabalik po kayo to attend. Alam ko naman po na iba-iba yung ating natututunan every time na umattend tayo. And sabi ko nga po, we are going to discuss fundamental analysis. Number one po yan, lalo na po na may non-farm payroll tayo, which is also a fundamentals po that will really move or affects the market's volatility. Okay? So, ang ating guest speaker, katulad po ng introductions natin, no? Nasa stocks trading po siya since 2012. And he switched into forex trading. So, whatever reasons na meron po siya, alam ko po na mai-share din po na niya sa atin kung bakit siya nag-switch from stocks to forex trading. So, wag na po natin patagalin at alam ko excited na kayo na makinig sa ating pag-aaralan tonight. And please, let's welcome Pastor Shem Cristobal as our guest speaker. Thank you po. Welcome, Pastor Shem. Thank you, Ma'am Sally. Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa ating pag-aaral. Salamat sa Tikmil for providing us a free education on forex trading. Isa yun sa mga wala noon na yung kung paano matuto ng forex trading. Although yung stock market kasi, nag-start ako doon as may nag-offer sa company na magturo paano mag-engage sa stock market. Pero yung sa forex, naririnig-rinig ko lang pero hindi mga credible yung kumbaga hindi ko mapagkatiwalaan yung mga tao na na nagsasabi na they're into stock market and into forex. And during that time din ay hindi pa ganun kaganda ang mga approaches in terms of deposit, creating an account, yan, mga withdrawals, matataas ang mga fees. Ayun, tsaka mataas ang binibigay na minimum deposit, no? So parang if my memory serves me right, ang hinihingi noon ay mga $1,000 agad na minimum deposit to open an account. Ayan. Eh kung hindi po tayo makapagtiwala, ayan, medyo kasama yan sa pagsisimula ng mga business, no, na mga risk involved sa business. During that time, ay hindi ko mai-risk yung aking pinaghirapang pera. Ayan. Ngayon nga, ang Tikmil ay nag-o-offer ng $50 minimum deposit. Napaka baba na nun, no? Just for us to start forex trading. And kagandahan pa rin is yung ino-offer na demo account, no? So sa demo account, doon mo ma-feel agad yung market, yung mechanics, yung mga naririnig na pag-aaralan natin, ma-apply mo doon without
real money involved. Ayan, kasi nga virtual money lang ang meron sa demo account. Then yung kanina binanggit ni Ma'am Sally na $30 welcome account ay inavail ko rin yon before, at dun sa $30 na yon ay napalago ko siya until such time na pwede ko nang i-withdraw yung kinita ko doon. Yan. So ganun ka generous si Tikmil pag up to $100 pagka naka-earn ka doon sa welcome account mo ng $100, pwede mo na siyang i-withdraw at gamitin. Ibili mo, i-spend mo for yourself and for kung ano mang gusto, hilig mo. Yan. So $100 hindi mo basta mapupulot 'yan. So yung learnings natin na natututunan dito ay magagamit natin, no? So dun sa mga hindi pa naka-avail ng welcome account ay challenge you, no, na mag avail tayo noon, no, yung $30 welcome account para ma-feel natin ang market at the same time ay kumikita. Pero kung talagang gusto nating tayo yung mga sigurista, so mag-demo muna tayo, mag-establish muna natin yung mga inaral natin, maging confident tayo, then we go for the $30 welcome account or we go directly spending yung ating $50 to open the real account natin, yung live account natin sa Tikmil. Ayan. Okay, so sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, no, sa forex trading na to as part of the skills na kailangan nating matutunan ay yung tinatawag nga nilang fundamental analysis. So kung sa technical analysis ay we focus on chart, we focus on drawing support and resistance, trend lines, we use stochastic oscillator, Fibonacci retracement. Ayan. So may mga iba pang custom indicators tayong ginagamit. Sa fundamental analysis ay wala yung mga yon, no? Hindi siya tinitingnan. Hindi yun ang nagiging basihan. Okay. So yung mga medyo may fear na dala-dala gawa nung experience nila sa math, sa mga graphs, ayan. Masaya sila ngayon dahil hindi yun ang kanilang titingnan, yung mga technicals, fundamental. So this topic is for you and masasabi mo na pwede naman pala. Talagang i-cater ng forex trading ang mga katulad mo na ang specialization ay pag-aaral ng market, ng economic data, yan. Yun ang mga nakikimarites na quote-unquote, no? Yan. Ito yun kasi yung fundamental analysis. Yan. So, hindi masyado to sa technicals. Yun. So, kung challenge ka doon, this is for you. And yan ang fundamental analysis. Okay, so paano ba ito? Simula ulit tayo sa quotation. Na it's the market itself that wields the ultimate scale of justice. At ano ang ibig sabihin yan? So, let's start with analysis ng isang chart. Yan. Analysis ng isang chart. Okay. So, based sa ating mga napag-aralan na from day nung Monday, no, nung si Sir Aaron nag-discuss siya ng about support and resistance, makikita natin na may resistance dito sa chart na to at ito 'yon, no. Bakit 'yan yung naging resistance? Kasi pinuntahan siya ng price initially dito, then nag-retrace, binalikan, then nag-retrace, malaking retracement. Tapos dahan-dahan uling binalikan. No? Binalikan almost, nag-retrace uli, then dalawang beses na binalikan.
pang ilan na to? Pang lima. Pang limang beses. Then nakakita tayo ng red bearish candle. Ano? Bearish candle. So, sa pag-analyze natin using technical analysis, pwede rin tayo pa maglagay ng isa pang support line, resistance turned support line, no? Bakit siya resistance turned support? Kasi una pinuntahan siya ng price, nagretrace, then pinuntahan siya uli, binasag, binalikan. Yan, ito yung tinatawag na RBS, no, ni Sir Aaron, resistance becomes support. Binalikan eh. Then saka uli umangat, and now binalikan, no, ng isang malaking candle at binasag. Yun ang terminology, binasag, binutas. Yan. Okay. So natutunan din natin last time na pwede tayong maglagay ng trend line. At ito ay uptrend line. Bakit uptrend line? Dahil nakita natin ang ating market structure ay series of ito yung high, no? May high ka dyan, may low. So ito yung higher high. Ito ay higher low. Then another higher high and a higher low. No? Tapos higher high uli. And then higher low. So dahil may series siya ng ganyan, laging nagre-register ng higher high, higher low. It's an uptrend. So yung trend line natin, yan ang itsura niya. Okay, so based dito, no? Malaking rejection do sa ating resistance area. Tapos binasag niya yung support line, binasag niya yung trend line. So ito ngayon, point system, no? Point system. Ang unang makakasagot ay may 5 points, sumunod ay 3 points and then 1 point. Ito po ang tanong. Would you open a buy or a sell position? Go. Okay. Okay. So, okay na po. Yun ang kakaibang sagot na. Si Sir Bingo. Sir Bingo, confirmation muna. So, ano siya? Risk averse, ano? Risk averse si Sir Bingo. Okay. So, based sa ating mga napag-aralan, ang technical, based sa mga technical, ito ay sell. No? Based sa technical, ito ay sell. Tama 'yon, no? Kasi dalawang lines ang kanyang na-violate na, yung trend line at saka itong support and resistance becomes support. Ayan, yung RBS line. Okay. However, yung sunod na nangyari after hitting this big red candle, ito po ang sunod na nangyari. Yon. So, yung mga nagsabi kanina ng buy, although hindi kayo naka-earn ng points, no, hindi kayo naka-earn ng points sa ating point system, ay mukhang tumama ang inyong hula. Tumama ang inyong bias, no? Ngayon, ang tanong natin, bakit hindi sinunod yung technical? Yan, bakit hindi sinunod yung technical analysis natin, nandun naman lahat, parang check naman lahat. Yan po ay dahilan sa itong time na to na nagkaroon ng napakalaking candle ay may economic news
high impact news na lumabas. Yon, so tama si Sir Bingo. May high impact news that time. So nung lumabas yung data patungkol din sa economic aspect na yon, it appears na good, no? Good for the pair. Kaya siya na nag-spike up. At yan po ang sinasabi natin na fundamental analysis. At in the end, ultimately, the market itself will judge you. Yan, the market, hindi mo pwedeng kumbaga i-contest ang judgment ng market. Yan. Kahit na sabi mong tama ang analysis mo, sumasabay lahat sa technical, pag umandar ang fundamentals, nai-ignore ang technicals. Okay? Yan. It appears meron tayong foreigner. Sir Jugoslav, where are you from? The webinar is Philippine based, so we are yes, you're from Serbia. Welcome to the webinar. Unfortunately, this is the webinar caters the Filipino market, Philippine market. So that's why we go by dual language, sometimes English and mostly Filipino. Okay. Thank you. Please connect with Sir Alvin, can you connect with Sir Jugoslav? And thank you. Hope to see you around, sir. Yeah. Okay, so it's the market that wields the ultimate scale of justice. Siya ang nagdi-decide ng mangyayari talaga kung saan pupunta ang price. But we can predict, we can speculate. At isa ang fundamental analysis ang mga high impact news sa magagamit natin. Okay. So sa fundamental analysis, it's studying the economic situation of the country whose currency we are interested to trade with. So for example, we are interested to trade the US dollar currency, then titingnan natin ano ang estado ng economic situation ng US. Good ba ang economy niya? Then if it's good, then we will have a better chances of buying, no? Buying yung mga pairs na may USD as base currency. But if the economy of US is bad, then lahat ng mga base currency na US, yung currency pairs, forex pairs na US ang USD ang base currency, isi-sell natin sila kasi it's the economy is bad for US. So with that statement, actually yun na yung summary ng fundamental analysis. Titingnan mo lang ano ang sitwasyon ng currency na interested kang i-trade. Pag good, you buy it. Pag bad, you sell it. Ayun. So basically, ganun lang siya. So kasama rin sa fundamental analysis ang mga political and economic events. So for example, sa US, election, no, pagpapalit ng mga nakaupo sa kanilang central bank, pagpapalit ng mga tao sa Federal Reserve, yan ay mga events na nagbibigay ng ripple, no, nagkakaroon ng volatility ang market during those times or even prior to that event. Nagkakaroon na ng impact yan. Kapag may mga political issue, yon, like kasama na dyan yung war, no, yung mga
nangyayari, ini-engage na outside economy ng mga bansa, pag may mga ganong news, ay affected ang market na kung saan yung currency na yon. So even pag yan ay nangyari sa China, so yung yuan ay maaapektuhan. Pag nangyari yan sa Japan, yung ating mga JPY pairs maapektuhan. Yon. So kailangan nating makibalita. Kung meron tayong gustong imarites, ito na yon, no? Ito na yon. Kung sa halip na ikaw ay mag-browse ng mga balita ng showbiz, yan. Unless yung nasa showbiz na yon ay directly related sa isang political figure, yan, at may kinalaman sa economy, yan, okay lang yon. Pero pagka wala yang kinalaman sa economy ng bansa at ikaw ay into forex trading, hayaan mo na lang sila. Yan. Yung last item includes figures and statements given in speeches by important politicians. At yung chair ng Federal Reserve, yan, ng US Federal Reserve, pag may mga nakaschedule siyang speeches, ay inaabangan natin yon dahil after niyang magsalita, ang market ay sobrang magalaw. At opportunity yon para tayo ay kumita. However, yung iba, ayaw ng ganon. Ayaw ng masyadong volatile. Kasi nga, sa kanila, gusto lang na chillax-chillax lang. Yung okay lang yung market. Yung tama lang yung galaw. Hindi malaki yan. Hindi katulad ng nakita natin na ang laki ng spike. Yun. Kasi pag maliit ang iyong balance, pag nag-spike ng ganong kalaki, at mali, against yun sa trade mo, na ubos, yun ang tinatawag na nasunog. Masusunog lang ka talaga. Yan. O ma-stop out ang iyong trade. Yan. Hindi stop loss eh. Kahit wala kang SL, automatic ikakat. Okay, so ano ang mga titingnan natin na mga indicators, economic indicators dito sa fundamental. May salita pa ring indicator ano, but more on the fundamentals aspect. So nandiyan ang GDP, nandiyan ang CPI, PPI, employment data nakasama yung sa Friday, no? NFP, non-farm payroll or the employment change. Then kasama rin yung unemployment rate, claims, and the interest rates. Yan yung mga so far major. Pag yan ang lumalabas na data releases, kahit anong bansa, ano, ay malaki ang galaw ng market. At least 30, 40, 50 pips ang tinatakbo ng price, no? Up or down, depende sa result. Or depende sa news kung good or bad yan sa currency. So isa-isahin natin, hindi ko maipapaliwanag ang tawag dito yung pinaka talagang aspeto nung economic data na to, no, halimbawa itong gross domestic product, except yung naka-define dito. Yan. At ang gagawin lang natin is, ang ipipresent lang natin sa ating webinar na to is paano natin gagamitin yung information na nire-release kapag lumabas ang result ng gross domestic product sa news. Okay. So, but basically, ang sabi dito, a high GDP reflects larger number of production rates, an indication of greater demand for the country's product. And an increase in demand for the country's products translates into increased demand for its currency. Yan. So, may demand sa currency, good for the currency, therefore, buy. May market na interested sa currency na yon. At aabangan mo lahat ng pairs na involved yung currency na yon. So, yan. So, basically, ito lang yung objective natin. No, sa slide na to, ito yung pinaka-summary
ng gagawin natin sa mga economic indicators like GDP, we will just decide if the GDP is good or bad for the currency. So it's either good or bad. Then yung ating market order, yung ating i-open na order for the pairs na kung saan ay involved yung ating currency na tinitingnan, kung buy or sell siya. Okay, so isa-isahin natin. So, pag lumabas ang result ng GDP at masasabi natin na good siya for the US currency, then we will buy USD JPY pair. Bakit buy? Kasi si USD ang base currency. And it's good for the US dollar, yung GDP. Malinaw po ba yun? Okay, so nag-release ang US ng gross domestic product nila at yun ay good for their country. So dahil good for the US dollar currency, any pair na ang USD ang base currency, you buy it. And any pair na ang USD ay quote currency, second mention siya, you sell it. Ganun lang siya kasimple. Now, pag ang GDP result ay bad for the currency, dahil base currency itong USD JPY, yung USD ay base currency sa kanya, sell it, no? Pag ang result ay bad, you sell it, but dapat siya yung base currency. Pero pag siya ay quote currency, you buy it, no? You buy the pair. Malinaw? Okay, so for example, nag-release ang Europe, ang currencies na euro, ang kanilang GDP ay good. Wala tayong magiging pambala sa pag-trade ng USD JPY. Bakit? Ay walang euro dyan eh. Walang euro currency. Pero sa euro USD, you buy it. Bakit buy? Kasi siya ang euro ang base currency. And similarly, kung ang result naman ng GDP sa euro ay bad, sa euro USD, dahil siya ay base currency, you sell it dahil bad. At walang effect kung walang euro symbol dun sa ating pair. Okay. Napakasimple lang, di ba? So, for example naman, ang Japanese yen, nag-release ng GDP. At ang GDP nila ay good for their economy or good for the currency. Sa USD JPY, dahil ang JPY ay quote currency, we sell it kahit na good for the economy or good for the currency. We sell it because quote currency ang JPY. And hindi tayo magtitrade ng Euro USD dahil walang effect sa kanya yung news. Now, if the GDP of the Japanese yen, Japan, is bad, then yung kanilang currency is less favorable, ang USD JPY, we buy it. Bakit buy? Eh, bad. Bakit buy? Eh, hindi. Quote currency kasi ang JPY. Second mention siya. So, we buy. We do not sell kahit bad. Okay? Malinaw naman po? Pwede po ba akong makahingi ng reaction? Yes, no? Yun, may gandang tanong to. If sabay USD JPY, may high impact news at same result, good for the currency. Yan. Ano ang marerecommend natin? Huwag nating ititrade. So, halimbawa, parehong nag-release at the same schedule,
ng GDP ang US at saka Japan, wag nating i-trade ang USD/JPY kasi walang effect kung parehong good sa kanila, no? Mag-aano lang sila, maglalabanan lang. Pili tayo ng mga news na isa lang at isang currency lang ang may ano. Magandang question, sir. Thank you, Sir Ruel. Okay, so moving on. Another economic indicator, the consumer price index indicator, economic indicator, or CPI. So the CPI is the metric for changes in price of a predetermined group of goods and services which are bought by households within a country. The CPI is used to track price changes and reflect inflation rates. Yan. Sa Pilipinas, wala tayo nito. But sa US and first world countries, the major currency pairs na sa Forex ay may mga news sila about CPI. So a rise in CPI or a rise in prices on the CPI indicates a weakening in the purchase power of the country's currency. Yan. Especially high inflation relative to inflation rates in other countries magnifies the effect of this factor. So paano natin aabangan ang CPI? Simple lang. Titingnan natin kung good siya or bad for the currency. Yan. So prepare tayo sa pagsagot. Ma'am Sally, paki-mention na lang po kung sino ang first, second, and third. So sa first question, nag-release ng CPI ang US at ito ay good for the US currency. Paano mo ititrade ang USD JPY? Sagot, buy or sell? Tingnan natin po ang tamang sagot. Buy. Congratulations po sa mga sumagot ng buy. Okay. How about Euro USD? Ano ang iyong i-open na position? Buy or sell? Sell. Ah, mukhang alam na ng lahat, no? Sino ang hindi pa nakakaalam? Mukhang pwede na nating tapusin ang discussion ng fundamental analysis. Alam na natin. Okay, so thank you sa pag-participate. Tama po yung mga nagsabi ng sell. Kapag ka ang indicator natin is good for the currency, we buy it if the currency is the base currency and we sell it if it's the quote currency. Pag good. Okay, so thank you. Yung susunod na mga tanong ay wala na pong points, no? Wala na po itong points. Okay, so i-mention ko na lang. If CPI is bad for the US dollar, then sa USD/JPY, ang order natin dyan ay sell. Just because it's bad and base currency ang USD. And similarly, dahil quote currency siya sa Euro-USD, we buy it kahit na bad ang CPI na result. It's because quote currency kasi siya doon. Okay? So again, pagka ang currency mo ay Euro at ang lumabas na CPI ay good, wala kang ititrade sa USD/JPY dahil wala namang Euro doon eh. Pero sa Euro-USD, you buy it because siya ang base currency. Yan, base currency siya and good CPI result. So dahil sa second case, no, bad CPI, wala pa rin sa USD/JPY. At dahil pa rin, siya pa rin ang base currency dito at bad ang CPI, you sell. Okay? Now, sa case naman ng Japanese yen, if the CPI is good sa USD/JPY, ito ay, siguro sumasagot na kayo, no? Tama. Dapat dyan ay sell. No, wala pong points to ngayon, ha? Wala pong points.
sinasabi ko lang na alam, sa tingin ko alam nyo na. Okay. At kapag ka ang CPI, the economic indicator, is bad for the Japanese yen, pero dahil siya ay code currency, ang trade mo for USD/JPY ay buy. Kahit na bad. Pero dahil bad CPI, code currency, you buy it. And pag walang binabanggit na symbol, na currency symbol dun sa pair, hindi natin ititrade. Yan. Okay. So malinaw na siguro, no? Next slide. Okay. So, siguro ang tanong natin, paano masasabing good? Paano masasabing bad? Ayan, dapat may basis, hindi lang basta gut feel. At may basis po. No, may basis para masabi na good or bad. At 'yun ay naka-indicate sa kanyang mechanics, no? Or dynamics nung economic indicator na 'yon. So, ito for example, pinick up natin for USD currency, yung CPI year on year na data, economic data, ang good or ang measure ng good or bad is this one. Yan ang sabi. Actual data greater than forecasted data is good for the currency. Ayun, yun pala. Dinedefine naman. Hindi siya, ano lang, gut feel, hindi siya rumor. Yun, may numbers involved. Yeah, may numbers involved. And yung numbers na yun ay nasa actual and forecast. At yan po ay naka-provide. No? So ito yung historical data noong September 13. The actual is 3.7. The forecast is 3.6. Therefore, it is good CPI for USD. At dahil good CPI, yung ating USD/JPY, buy tayo doon. Yung ating Euro/USD, sell tayo doon. Tama? Yan. So may numbers pala, hindi lang basta good or bad or yan. Okay. So yan, so mag-ready tayo sa pagsagot sa unang tanong. Ano ang i-open mong position sa USD/JPY given na ang actual ay 3.7 at ang forecast ay 3.6? Go. Ah, alam na natin, mukhang alam na natin ang sagot, no? Madali na, pwede na tayong mag-trade, no? Buy. Bakit buy? Dahil actual is greater than forecast. Yun ang definition ng CPI. If actual is greater than forecast, then it is good for the currency. So yung 3.7 is good. Actually, sa economic calendar, doon sa ating titingnan later on na website na nagpo-provide ng data na to, may color coding pa yan. So pag green, good for the currency yon. So hindi mo na lang babasihan yung numbers, yung color pa rin, no? Green siya, so it's good. So dahil good for the US dollar ang CPI, then we buy USD/JPY, it's because base currency CUSD and it's good. So okay, na-track ma'am natin yung sumagot na dito sa part na to. So, bye. Yan. Thank you. So, yung next na tanong na i-iskuran is for Euro/USD, ano naman ang iyong magiging open na trade? Anong magiging open na trade natin dito? Yan. Sell. Sell. Sell nga ba? O, sell. It's a sell. Bakit sell? Because it's good. CPI data is good for the US dollar, no? The actual is greater than the forecast, and USD is the quote currency, no? Quote currency kasi siya. Yan.
So I hope na na feel na natin yung decision making when it comes to fundamentals, no? And economic results, no? Economic data. So yung mga susunod ay wala na pong point system. So discuss ko na lang CPI data for Euro, red, actual is less than forecast. Do we trade USD JPY? No. Eh, walang Euro dun eh. Pero sa Euro USD, we sell. No, we sell dahil bad. Actual is less than forecast. It's bad for the currency. It's bad for the currency. There and siya ang base currency. So we sell. Okay? So for Japanese yen, actual is less than forecast. Red din ang nakalagay. So therefore, ang ating trade for USJPY is tantararan, buy. Buy yan kasi ano siya eh, bad for the currency, at the same time quote currency siya. Kung JPY USD sana yan, sell yon, no? Sell yon, is quote currency siya yung JPY. Quote currency, bad for the currency, so we buy. Ayan. Okay. Masasanay din tayo dyan pagka lagi natin ginagawa. And okay, economic calendar via forexfactory.com. Mag-share ulit ako. So dito tayo, ito yung ating ginagamit na site, forexfactory.com. Ang kailangan po natin ay mag-login, no? Yan, no? Magkaroon ng sariling account para yung oras. Bakit oras nito ay 2:44? Kailangan ko siguro i-refresh. Ayun, 6:44 p.m. Ayan. So yung oras ay maging context na ay your Philippine time. Ayan. Para yung mga oras na nandito, ayan, yung mga oras na to na nakikita natin, is Philippine time. So later, makikita natin, alas by 7 p.m. may high impact news. Bakit high? Red folder. Yan. May high impact news. So alam na natin. Sir Arnel, yes, meron po yang effect yung previous sa forecast and actual, and later ay i-discuss po natin. So ngayon ay ito yung ating site, forexfactory.com, na tinitingnan ng mga schedule ng releases ng economic data. Mamaya, high impact news dahil may magsasalita na governor, no? Governor sa ano ba itong, hindi ko alam yung BOE eh. Pero isa siyang branch ng may kinalaman sa financials, no, ng British, no. Okay, then 9:15 lalabas ang ADP, non-farm employment change, no. So makikita natin dito, aabangan natin, no, aabangan natin yung releases. At ano ang magiging approach natin? Bank of England, thank you. Thank you, Sir Brendo. Yan, aabangan natin yung mga oras na yan. At pag sinabi nating aabangan, as much as possible, wala tayong open trade sa currency na involved. So dahil, for example, 7 p.m., dapat wala tayong GBP, JPY, GBP, USD na trade, na open trade. Kasi pag patak ng 7 p.m. at yan ay gumalaw ang market at against sa open trade mo, yun, sayang, no? Sayang. So ang ginagawa is punta ka dito sa forexfactory.com, tingnan mo ang schedule ng currency na tinitrade mo, at pag may schedule siya, as much possible, i-close mo na lang, no? I-close mo na lang muna at antayin mo muna lumabas yung releases, then kung good for the currency pair, no? You buy it basta siya ang base currency, and you sell it basta siya ang quote currency. Pag good, pag bad naman, you sell it pag siya ang base currency,
and you buy it pag siya ang code currency. Ayan. Ano ang requirements para maka-register sa Forex Factory? Wala naman po. Login name, email, username, yun lang naman po ang hinihingi niya. Tsaka region kung saan ka naka, or country kung saan ka naka-base para ma-set properly yung time. Yun lang naman po ang requirement for the Forex Factory. Yan. So, malinaw na po yung forexfactory.com. So, dito natin tinitingnan ang schedule para hindi tayo basta magulat. Bakit biglang tumaas? Nakasell ako. Diyari. Eh, meron palang news, high impact news pa. So, sana na, i-close ko muna tapos okay na. Yes po, Ma'am Luisa. Ito ay Philippine time dahil ako ay registered as nasa Philippines. Yan. Basta po kayo nag-register at sinabi po ninyo kung saan kayo naka-base, yung time na makikita nyo dito ay i-customize ni forexfactory.com na local time. No? Local time. Okay. So yan po ang Forex Factory, isang tool na i-add natin sa ating pagtitrade at abangan natin ang mga schedules ng high impact news. Mas maganda high impact news, no? Kasi dun sa high impact news dun tayo umaasa na mas malaki ang galaw ng market. Yung ibang news ay minsan malaki ang galaw, minsan hindi, but high impact news yun po. Okay. So kung Ma'am Luisa, kung hindi naman na nagpapalit ng tawag dito time, no, at sure ka na yan ay laging local time natin, okay lang po na hindi mag-register, but I highly suggest na maggawa po kayo ng sarili niyong account sa Forex Factory para maging local time. Sir Brendo, wala pa po ako alam na nag-release ahead. Kaya nga po siguro may schedule kasi para sabay-sabay. Siguro yung may mga insider lang, yung mga talaga may connection sa bangko, sa mga magre-release, yan, sila ba ay meron na ano na advance info. Yun. So far, wala po akong alam. Pero kung may mababalitaan kayo, Sir Brendo, na meron site na nagsasabi ng lalabas na actual data prior to the release of the actual data, ay malaking tulong po yun, no? Malaking tulong yun. But for now, we settle with forexfactory.com. Sir Aaron, ang lagi po natin ginagawa pagka may high impact news is to wait for the result and determine kung ano yung result, kung good siya for the currency or bad for the currency. So if it's good for the currency, we buy that currency pair na siya ang base currency. And we sell that currency pair na siya ang quote currency kapag good ang result. Pero pag bad ang result ng economic o ng high impact news, bad for the currency, we sell kapag siya ang base currency nung pair na yon, at we buy kapag siya naman ang quote currency. So yun po ang approach lang dito sa fundamental analysis. Okay, so balik po tayo sa slides natin. So thank you, Sir Ariel. Sabi niya, as per previous observation, actual result ay lumalabas within 1 minute nung schedule ba, sir? Yan. Sa experience ko rin, minsan, umaak na ang market 1-2 minutes prior to the release.
Ayun. So siguro meron niya silang alam na napagkukunan, no? At pwede rin naman na nag-speculate na sila dahil mas malalaki ang kanilang bulsa, malalalim ang bulsa nila, pagagalawin na nila. Ayun. But sa atin, no, sa atin sa mga retailers, ang approach natin, wait for the actual result. 'Yon. Hindi ka mamamali, no. Hindi ka mamamali for the waiting on the actual result. And titingnan mo rin ang galaw ng market. Yan, titingnan mo rin ang galaw ng market. Ang exception lang natin ay itong NFP, no, sa Friday. Ang gagawin natin dito, aggressive tayo. Hindi tayo conservative. Magiging aggressive tayo. At may paraan naman para maka-join, makapag-prepare kung saan ang direksyon ng market. Yan. So sa Friday natin i-discuss yun. May paraan naman. Okay, so itong producer price index ay related sa CPI, no? Increased producer costs are most often passed on customers. So pagka nag-i-increase ang producer, nag-i-increase din ang CPI. Ayan. At malaking news to, no? Gumagalaw to ang market. At ito ang kanyang mechanics. Actual greater than forecast is good for the currency. Yun. So far, pare-pareho lang, no? Yung good is actual greater than forecast. Actual. So itong September 13 ay bad. August 10 is good for the Japanese yen. No? This is bad. Ayan. So, simple lang, no? Pagka tayo ay presented, yan. Okay. Maghanda sa pagsagot. Sa una. Okay, sa una. Maghanda sa pagsagot sa una. Ano ang trade mo sa USD GPY kapag ang actual PPI is 0.3 higher than the forecast 0.2? Go. Bakit ano naiba nahati ang market ang ano nahati ang audience? This is a buy. So congrats po doon sa mga nagsagot na buy. Hindi ko nilagyan ng color. Yan, hindi ko nilagyan ng color. So actual greater than forecast is good for the currency. Actual greater than forecast is good for the currency. For PPI, no? Pagka ang economic data is PPI, actual greater than forecast is good for the currency, at dahil siya ay base currency, we buy. Okay? So thank you po. Yung mga susunod na i-display, hindi na po kasama sa scoring system, but independently, as we go along, sagutin po natin at check na lang natin ang sarili natin kung tama o mali. So sa Euro-USD, dahil ito ay good for USD at dahil code currency siya, ang mangyayari dito ay sell. Ayun, sell natin dahil nga good but code currency kasi si USD. So si Euro, for example naman, PPI ng Euro is 0.6 and 0.6. Yan. Ano ngayon ang magiging trade order mo for USD-JPY? Wala. Eh, walang euro dun eh. Pero for Euro-USD, dito na pumapasok yung mga tanong. Yung pumapasok ng mga tanong kanina. Anong gamit nung previous? Yun. Dun papasok. Normally. No, kapag actual ay equal sa forecast, tingnan mo yung previous. At sinasabi rin natin na ano na lang yung market sentiment, yung tinatawag the market sentiment. Dahil wala, hindi niya sinunod yung definition eh. Para ma-apply mo yung buy or sell approach natin, dapat actual greater than forecast or actual less than forecast ang lumabas. Pero pag equal, ay kanya-kanyang diskarte na.
aantayin natin talaga ang gumalaw ang market kung saan niya gusto. Ayun. So in this case, default tayo sa buy. Or pinili ko na buy ang gawin dito. Ayan. So sa JPY, Japanese Yen, PPI data is 5.8 greater than 5.6. So sa USD JPY, we will sell. No? Bakit sell? Ay good. Ay hindi, code currency kasi siya. Ayun, yun ang effect nun. Dahil code currency siya, sell kahit good. At wala tayong gagawin sa Euro-USD dahil wala naman JPY sa kanya. Yan. Hopefully, na hit na yung target natin na matutunan dito sa fundamentals. No? Yan lang gagawin natin, basically. Sa pag may mga news or sa fundamentals, i-assess lang natin kung good or bad for the currency. Unemployment rate, yan, no? Ang galing ng mga countries na to, no? Unemployed ka na, ay bibigyan ka pa ng allowance. Kaya siya tinitingnan na indicator. Kasi kung maraming unemployed, for example, sa US, anong gagawin ng government? Marami siyang gagastusan ng mga unemployed. At dahil marami siyang gagastusan, marami siyang expense, okay, ang view sa kanya ng market, hihina yung currency niya. So basically, yun lang ibig sabihin nitong unemployment rate. Kaya tinitingnan, minamarkahan, gaano karami ang unemployed, gaano karami ang gagastusan ng US na mga tao. At yan ay mag-i-effect sa currency pair or sa forex. And okay. At ito na yung kakaiba. Kung kanina, puro actual greater than forecast is good. Dito, actual less than forecast is good. Bakit less than? Actual less than forecast is good. Eh kasi nga, pagka kukunti yung iyong unemployed, kukunti ang gagastasan. Good. Mas marami kang ipon. Basically. Less ang gagastasan niya. Kaya, actual less than forecast is good for the currency. Nice. Okay, so mag-ready na tayong sumagot. Okay. Ano ang trade mo for USD-JPY kapag sa ang USD unemployment rate data ay 3.8? Sagot. Ano ang sagot? Siguro nalito lang tayo, no? Ano ang good pagka unemployment rate less actual less than forecast is good. Yun ang buy pagka nangyari yun. Eh kaya lang 3.8 is greater than 3.5 the forecast. Kaya ang ano natin dito ay yung mga sumagot ng sell, kayo po ang tumama. Congratulations. Sino po kaya ang sila? So this is a sell kasi actual is greater than for the forecast unemployment rate. Yan. So nalito tayo, no? Hindi lahat ng big number ay good for the currency. Yan. PPI, CPI, 'yon, GDP, ganun po, sinusunod 'yon. Greater actual greater than forecast is good for the currency. But for unemployment rate, actual less than forecast ang good. Kaya the lower value ng actual, the lower than the forecast, yun ang good for the currency. At pag siya ang base currency, you buy it. Yan. Okay? So yung iba ay siguro na ano lang. Kasi nga first time natin na makita to. Okay, so for unemployment rate data, dapat mas mababa ang actual sa forecast, yun ang good for the currency. So sa case na to, dahil mas mataas ang actual, yung 3.8 ay mas mataas sa forecast, we sell USD JPY.
Yan. So yung mga susunod pong tanong, wala nang scoring. Individually, sagutin nyo na lang po at i-score nyo ang sarili nyo. So for your EURUSD, ang gagawin natin dito ay we buy dahil bad for US. No? Bad for US, tapos quote currency pa siya. Ayan. Okay, so sa euro, unemployment rate sa euro, 6.5 ang actual, 6.6 ang forecast, 6.5 is less than, no? Less than 6.6, therefore this is good for the currency euro. However, sa USD JPY, walang euro, kaya no trade, no? No effect. Pero sa Euro USD, magbabay tayo dahil good for the currency. Sa JPY, no? 2.7 ang actual, 2.6 ang forecast. It 2.7 is higher than 2.6, therefore it is bad for JPY. Bad for JPY. Therefore, we will anong sagot kaya natin dito? Individually, ang sagot natin diyan ay buy. We will buy it. Bakit buy? Ay bad nga. Ay hindi. Quote currency kasi siya. Kung nangyari na yan ay base currency, we will sell. Dahil nga bad. No? Pero dahil quote currency siya, we will buy. At we will have no trade sa EURUSD dahil wala siyang JPY. Ayan. Hopefully nakakatch na natin. No? Ayan. So ito yung isang case na ang actual, ang good ay dapat mas mababa ang value kaysa forecast. Yan. Unemployment claims. The number of individuals who filed for unemployment insurance for the first time during the past week. So may kinalaman pa rin sa mga unemployed, ano? At napakaganda din yung bansa sana ay ganun, no, sa atin. Pero hindi pa eh, wala pa tayo doon. Unemployment claims. Again, unemployment claims is actual less than forecast is good, no. Ito rin ay less than. Para maging good for the currency, actual should be less than. Yan. Mag-ready sa pagsagot. Ano ang trade mo sa EURUSD kapag ka ang actual is 207, the forecast is 211? Ah, dami na. Oh, akala ko mape-perfect na. This is a sell. Sell. Bakit sell? Ang actual less than the forecast is good for the currency. Kaya lang, quote currency yung ano eh. Yes, tama Sir Aaron. Nasa quote currency kasi siya. Kaya hindi mo pwedeng gawin buy. Sell ka doon. Kahit na good. No, this is good eh. This is good for the currency. Bakit good? Actual is less than the forecast. That's good. Kukunti ang mga nagki-claim. Kukunti ang nagki-claim, less ang gastos ng government. That's good for the country. Kaya lang, quote currency kasi siya. Kaya, sell. Ayan. Hey! At ito ang isang chart na nangyari noong October 5, 2023, 8:30 PM, nung i-release ang unemployment claims na ang actual ay 207,000, ang forecast ay 211,000 for EURUSD. The time frame nitong chart na to ay 1 minute time frame. Nung i-release
na nung i-release, nag-drop siya. Nag-drop yung price. Ayun. Nag-drop yung price. At dito rin makikita natin kung may nagtatanong gaano katagal ang impact ng isang high impact news. In this case, parang mga wala pang 10 minutes. Ano, bakit? After niya mag-drop, bumalik na uli siya. Tumaas. Tumaas na uli. Yan. Ang tanong ay, nakaka-apekto ba ang time frame sa price? Wala pong effect ang time frame sa price. Ang time frame po ay ginagamit natin para lang maka-zoom in. Kasi to 1 minute, no? Makita natin yung by minute movement ng price, no? Hindi siya makaka-apekto sa decision ng market. Ang market ay magde-decide based po sa actual release nung o data nung ating economic indicator na nandun sa news. Yun. Tapos kung anong currency siya, ang makaka-epekto talaga ay kung base or quote currency siya para dun sa iyong decision to buy or sell. Ayan. Tapos ang tagal ng impact nung economic data release ay hindi po masasabi kung gaano katagal. Minsan minuto lang, minsan oras, minsan kalahating araw. Ayan. Yun. So sa case na to, nag-effect lang siya in less than 10 minutes, no? Nag-effect lang siya in less than 10 minutes. After noon, nag-buy na tayo. Nag-buy na siya. So siguro ang magandang tanong natin dito, pagka may economic news, saan ako titingin na time frame? 'Yun ang siguro mas okay na tanong. Sa 1 hour ba o sa 1 day o sa 1 minute? Mas maganda tumingin sa lower time frame, 1 minute. Kasi doon mo makikita yung action, price action. Kung sa day ang iyong tinitingnan, isang candle lang yun na tumataas, bumababa. So 1 minute po. Yan, 1 minute, blow, blow, blow. Sabi nga ni Sir Alvin Nuke. Ang recommended time frame natin ay 1 minute, 5 minutes. Yan. Kung masyadong mabilis sa'yo ang 1 minute, sa 5 minutes ka, pwedeng tumingin. Okay. Yan. At itong non-farm employment change or NFP, i-discuss natin thoroughly sa Friday, but isa siya sa mga economic indicator. Released monthly, usually the first Friday of every month. Ang problema kasi yung December 1, 2023 is first Friday of the month. Kaya lang napakalapit niya. Kumbaga parang the next day after November siya. So kumbaga parang hindi pa na-process yung data. Kasi alam naman natin sa reporting, di ba? Sa reporting, hindi naman basta dumating yung data sa'yo. I-release mo basta. May process din silang sinusunod. Kaya na-move ng second Friday of the month para lang may time to crunch the data. At ito ang mapping ng oras sa MetaTrader. Kasi ang MetaTrader po ay iba ang kanyang didi-display na oras. Ang aabangan po natin sa MetaTrader ay yung 16:30 na time niya na magmamatch sa ating 9:30 or 21:30 sa military time natin. Yan. So 16:30. At pag nire-review nyo po ang MetaTrader nyo, nire-review nyo for past news, kailangan nyo pong mamap yung oras kung kailan. Kaya maganda may mag-establish kayo ng sariling mapping. Kasi for example, sa ibang economic news, 5 PM natin. So ano ang 5 PM sa military time? That's 1700. Eh ano ang 5 PM sa MetaTrader? Yan, 12 o'clock siya. Yan. Para makita nyo yung record
nung 12 o'clock, makita nyo doon by minute na ganun pala ang impact ng news na yon. Aabangan ko yung sa susunod. So yun po ang kaya natin ipinresent itong slide na to. So you do your own homework, sabi nga. Do it yourself. At ito po ang isang slide na nagsasabi ng iba't ibang reaction ng market sa non-farm payroll. Yan. Noong August 4, 2023, the actual is 187,000, the forecast is 205, and it is bad for USD. O, dahil bad for USD, at quote currency siya sa Euro-USD, therefore, tama na buy. No? At ang ginawa nga ng market ay buy. Yan. So tumaas. Pagpatak nung oras na yon, no, 8:30 p.m. during that time kasi hindi pa DST, pumalo agad. 1 minute chart po ito. Pumalo siya. Boom. Yan. At makikita natin, may wick pa siya sa baba. No? Bumagsak pa rin siya. Nangolekta. Ano? So, yung mga may SL dyan, sorry. No? Na-cut yun, sigurado. Nakuha sila. Okay? So, actual less than forecast is bad for the US dollar, but US dollar is quote currency sa Euro-USD pair, therefore we buy. Now, dung September 1, good for the currency ang result ng non-farm employment data. However, ang ginawa ng market, buy. Ano? Bakit buy? Dapat sell yan eh. Ayun. May ganun din pala. No? May ganun din pala sa economic indicators. At yan yung sinasabi nga natin, paano tayo makakasabay? Eh kung may ganyan din palang quirkiness ang market, dapat sell yan eh. Sell dahil good for US dollar and quote currency siya. So dapat sell yan. Eh bakit ba yung ginawa ng market? Ngayon, ang magandang tanong, paano natin mahuhuli na makakasabay tayo pag labas ng 8:30 o 9:30 sa Friday, ay yun, doon tayo nakasabay. Doon tayo nakasabay. O, ayan. Okay? Another last example, October 6, good for, no? Good for the US currency at dahil nasa quote currency siya, sell. And yun ang ginawa ng market. Nag-sell siya, which is a good one. No? Laki niyan. Siguro mga 150 pips yan. Narinig po natin. 150 pips. Walang kahirap-hirap. Kumita ka na 150 pips. Just because may economic news. Kaya nga pwedeng masabi na ano eh. Hindi mo naman kailangan mag-trade lagi. Ang kailangan mo lang ay abangan ang mga news at yung mga high impact news. Sundan mo lang kung saan ang punta nila. And especially itong NFP, no? Itong NFP, malaki talaga ang movement siya. So siguro at this point, pwede na yung sagutin natin yung bakit kaya, alimbawa, katulad niya nito, bakit nag-buy? Kahit na actual ay yung August, September 1, no? Kasi parang naulit yung tanong. Ang most likely explanation is yung idea nyo na yung previous, no? Yung previous data is still higher than the actual. Ayun. Yun ang nangyari. Yung previous, itong part na to.
most likely yung previous data is higher than the actual. Kaya wala rin. Kumbaga yung nangyari ngayon, wala pa rin effect. Sa hindi pa rin good talaga for the US currency. Kaya nag-buy din ang market. Yan. So yun ang isang usage ng previous data. Okay. So ano namang ibig sabihin itong slide na to? Sir J, yan. Ano tingin mo sir sa Friday? Buy or sell si gold? Sino? Si gold kasi ang ating i-trade, no? I non-farm payroll trade sa Friday. Kaya sa Friday natin i-analyze kasi yun na yung mismong araw, no? Yun na yung mismong araw. Pero sa akin lang, no? Sa akin lang. Baka sell yan, no? Baka sell. Pero akin na yun. I-firm up natin. May 2 days pa naman. Sir J. Yeah. Okay. So, ito naman yung FOMC Chair Powell Speaks. Sino ba si Powell? Yan. So, si Powell ang chairman ng Federal Reserve ng US. At pag nagsalita siya, may impact yan sa US dollar currency. Kasi ang bawat sasabihin niya ay mga policy makers, mga political persons ang involved, ang nag-aabang. Kasi dyan sila ang nagsasabi ng mga direksyon kung tataas ang interest rate, ano magiging impact nun sa inflation. Yan. So pagka may schedule siya na magsasalita, ang market ay nag-aabang. Ayan, ang market ay nag-aabang. Noong August 25, naka-schedule siya 10:05 p.m. natin, no, na mag-speak. So noong 10:05 ay parang kalmado ang market, no? Tingnan natin. Umakyat ng konti, bumaba. Ayan, parang nag-even out. Then after siguro ng ilang minutes na nag-speak siya, ayun, biglang meron siya sigurong nabanggit na data somewhere here at gumalaw na ang market. Yeah, imagine na. Yan, gumalaw. Ang laki ng galaw na yon. Tapos tumuloy na kung saan ang direksyon na talagang direksyon nung information na ni-release niya during that time. Okay, so ganun ka powerful itong si Powell sa every time na meron siyang schedule na magsalita, ang market ay sinasabi na going crazy. So yung iba, ayaw niyan na mauubos lang ano ko dyan, balance. Okay lang naman yon, huwag kayo sababay. Pero yung iba kasi gusto ng excitement. Gusto ko yan. Kasi ang bilis talaga diyan, no? Pag tama ang iyong position, ang bilis ng kitaan, ang bilis ng pagkatalo. Aantayin mo lang talaga na kumita ka. At kailangan may enough breathing room ka. So kung mga cent account ka dito, hindi. Yung spike na 'yan, no? Wala na yun, ubos na. Kaya yung iba, naghahanda ng malalaking balance. Pagka mga NFP, yan, magsasalita si Chair Powell, lalakihan nila yung balance. Pero maliit pa rin ang just enough ang lot size. Ayun. Kasi yung lot size na eh, pag masyado kang nag-greedy, lalakihan mo yung lot size mo. Ang laki din ng kain nun eh. Tama na yung hula mo, sell. Hindi dahil malaki lot size mo, hindi ka nabuhay nung umangat siya. Oh, yun lang naman eh. Kaya kontrolin mo ang sarili mo sa lot size. Kikita ka pa rin kahit maliit ang lot size. Kailangan mo lang na buhay ka at the course of this storm. Yung iba ay, sige, magkagulo muna kayo. Pagka may tamang direksyon na, doon ako sasabay. Okay din yun.
kikita rin naman siya eh. So dito kita-kita na no, na nung na-break na to. No, nung na-break na yung pinaka hypothetical ito yan, kasama to eh. Ayan, no. Ito yung hypothetical support line. Nung lumabas na siya diyan, sell ka na. May technicals pa rin, no? But technicals after the release, after the news. Yun. Technicals, it follows pa rin. Magagamit mo pa rin. Pero before the news, kampante ka lang. Huwag ka muna mag-open ng trade. So, depende sa news. Kung NFP yan, meron tayong approach. Discuss natin sa Friday. Yung iba naman ay, sige, laban. Sabayan tayo dito. Yung iba naman nag-iintay. Yan yung third group, no? Nag-iintay. Susundin pa rin naman ang technicals eh. Pag nag-plot ka diyan ng tawag dito, pag nag-plot ka dito ng Fibonacci retracement. So saan mo ipa-plot ang Fibonacci retracement? For example, ito. Nung mag-register ito, yung peaks na yan, pwede mo na yung lagyan ng Fibonacci retracement. So mag-register siya ng 100, 0, nandito somewhere ang 50, nandito ang 61, nandito ang 38.2, yan, nandito yung 14, nandito yung 886. Ayun. Meron ka ng marker. Mag-work pa rin, no? So nakita mo, lumampas doon sa 88.6%. Yun. Pag lumampas doon, ayun, sell ka doon. Habang sa kainitan, no? Magsi-sell ka. At pag ang expectation mo, pwede siyang bumaba sa yan, 61.8%. So pag nandoon, pwede ka na mag take profit. No, pwede ka na mag-take profit. Dahil key level siya ng Fibonacci. Ayun. Pero kung hindi, abangan mo ano ba ang nangyayari, tumutuloy, hold ka lang. Pero pag yan ay nagpakita kasi ng nagpakita ng reversal, ayun, pwede mo nang i-close pag once na makita mo yung reversal. Na close ka muna tapos abang ka na uli ng next mo na entry, which is yung key levels pa rin. Ito, so halimbawa umangat siya doon tapos bumaba uli, nilagpasan yung key level na to ng Fibonacci, o di sell ka uli. Yan. Yung iba naman ay hold lang, hanggang saan, hold lang. Yan. So yun ang nangyayari, yun ang mga pwede mong gawin during the storm. No? Pagka nakalip, yung iba kasi nag-iintay 10 minutes, 15 minutes, after 15 minutes saka sila sasakay sa market. Okay yun, wala rin problema yun. Eh kasi pinoprotektahan nila ang kanilang kapital. So, be wise, anong gusto mo? Mawala yung kapital mo dahil lamang sa gusto mo ng thrill. Thrill kasi yan eh. Para kang adrenaline dyan. Ano? Thrilling talaga na sumabay. Pero let's be mindful of our capital. Kasi mawala na yung thrill pagka wala ka na rin capital. Yan. So another example ng high impact news na si Powell ang involved. No? Pero may prior high impact news na kasabay. Unemployment claims is high impact news. Pero tingnan natin, no? Walang effect. High impact news siya, pero walang effect. Bakit? Eh may mas matibay o mas makapangyarihan yung kasabay niya eh. Si Powell ba naman? Ayun. So ang market, hindi siya masyadong gumalaw kahit nung i-release. Normal lang. So siguro to, nung i-release to ay good for USD. No? Tama ba? Good nga ba for USD? O bad for USD? Kaya sila ay nag-buy. Ayun. Pero nung makapagsalita pa rin si Powell, doon nagkaroon ng
kaguluhan sa market. Highly volatile. Okay? So, again, hindi ibig sabihin high impact ang nakikita, ang rating ng Forex Factory. Titingnan din yung kasabay at talagang pagmasdan ang market. No? Pagmamasdan mo pa rin ang market. So ang FOMC, ang ibig sabihin na Federal Open Market Committee, it's a body of Federal Reserve System that sets national monetary policy. Yeah. The FOMC makes all decisions regarding to the conduct of open market operations which affect the federal funds rate or the rate which is depository institutions lend to each other. So sa lending, yung hiraman ng kapirahan, the size and composition of the Federal Reserve's asset holdings and communications with the public about the likely future course of the monetary policy. It was enacted 1933 and 1935. Yan. So yun ang FOMC, the Federal, at ang chair niyan ay si Powell, at ang usual na pinag-uusapan diyan ay ang interest rate. Yan. So pag may mga speaking laging binabanggit ano na ang ating direction, ang magiging policy patungkol sa interest rate. At yun nga, once na nag-speak na, ang market gagalaw na accordingly. At yun ang nakita natin kanina. Maganda yung tanong ni Sir Aaron. Is there a time na nagko-complement ang dalawang high-impact news sa isang currency pair, no? Hindi ko minomonitor, sir. Yan. So hindi ako makakapagbigay. So kung ikaw ay magsisipag, Sir Aaron, at makita mo yung pattern, yan, ay good for you kasi additional knowledge yun para sa iyo sa trading mo. So dahil ikaw nagtanong, ikaw may kung siguro kumbaga maganda yung concern mo and find a solution for that will help you. Hindi kita masagot dahil hindi ko siya inobserve, ano, hindi ko siya inobserve kung may dalawang high impact news for the same currency, ano ang magiging complementary ba sila, nagtutulungan para mas maka-decide ako for my buying or selling. Yan, hindi ko pa siya ginagawa. So more on isa lang ako. Isa-isa. At ito ang ating guidance sa pagtitrade ng fundamentals. Close any open position prior to the high impact news. Bakit natin ikino-close? Sinasuggest na i-close kasi nga kung ikaw ay naka-open ng buy position at ang news is against sa position mo, magsi-sell siya at bababa ang price, wala kang choice. Tatamaan ang SL mo. Kung ikaw naman ay naka-buy position, ay naka-sell position at ang result ng high impact news ay buy, ayun, tatamaan din ang SL mo. Kaya as much possible, i-close mo na habang hindi pa ganun kalaki ang losses, then bawiin mo na lang pag nakita mo na ang direction, ang result at ang direction ng market. So kung ang direction ng market ay ayon dun sa dati mong position, okay lang. Kikita ka pa rin, mababawi mo pa rin yun. At kung against dun sa dati mong position, good for you. Dahil kinulos mo ng maaga, makakabawi ka talaga. So wait for the results. When the result is good for the currency, then open a buy position pag siya ang base currency. And open a sell position kapag siya naman ang quote currency. When the data is good for the currency. When the data is bad for the currency, then sell the currency pair na siya ang base currency and buy the currency pair na siya ang quote currency. Yan. So yan lang po ang
ating fundamentals. Trading the fundamentals. Meron po bang mga question? Ay, marami sa Q&A yata. Meron ba? Wala. Okay. Meron po bang mga questions so far? Malinaw naman, no? Practice lang. Good, bad for the currency. Buy, sell, depende sa position ng ating currency na naka-news. Kung siya ay base currency or quote currency. Wala na pong questions so far? O baka yung questions ay technical? Yung sa kahapon. Ma'am Sadi? So far, wala naman pong question. May isang pumasok sa... may isa man pumasok para, sorry, nakita ko sa Q&A. Pwede, dito po tayo sa mag-post ng question sa chat, but sasagutin po natin ito na sa Q&A. Pwede po bang iset ang time sa MT4 sa local time natin? Hindi po. Napakaganda sana kung pwede natin iset. Hindi po siya pwedeng iset. So yung MT4 po natin ay gawa tayo ng mapping. No, ng oras. Yan. Meron. Sige po, pwede po tayong magtanong pa. May time pa tayong... Actually, marami tayong time ngayon sa question and answer. 7:34 pa lang po. Sino pong gustong magtanong? Yan. Okay. May tanong dito. Sorry, na-miss out natin. Enough po ba ang $50 para mag-trade ng gold? $50. Yes. $50. 0.01 lot size. 0.01 na lot size. Huwag ka lang lumaki doon. Although, highly probable na madali siyang maubos yung $50 mo kasi napakaliit ng yung breathing space. Yan. Lunod ka na. Kumbaga. Kasi ang gold ay $2,000, di ba? Per ounce. O yun. So $2,000 siya. Para maka-trade ka ng ganun na $50, kakainin niya siguro 0.01 pa lang, kakainin niya na yung almost half ng iyong $50. Kaya makaka-trade ka, pero pag against sa iyong market, done. Tapos na. Pero pag tumama ka sa market, sabay doon, okay lang. Kasi pasok yun sa balance mo eh. Tama yung position mo. Pero pag $50 tapos gold, tapos mali, against ayo market, madali niyang ubusin 'yon. 'Yan. Kaya yung $100, enough na 'yon, 4.01. Yan. Sir Jay, yung gold, sir, bakit di sumusunod minsan pag USD ay malakas? Kasi nga po hindi siya currency pair. 'Yan. So magandang point ni Sir Jay. Itong fundamentals ay mas sinusunod na mga currency pairs. Ang gold po ay hindi currency pair. Although pairing din siya ng SAW at saka ng USD. So ang gold din ay market sentiment ang umiiral sa kanya. Tulad ng binanggit mo nga sir na pag malakas ang dollar, hindi yan sumusunod dun sa mga news. Yan. Market sentiment. Kung anong gusto ng market. Halimbawa, katulad ng nagka-war, na pumutok ang war sa Israel, di ba? Gaza. Biglang nag-spike up ang gold. Yeah, bakit biglang tumaas? Ayan.
dahil nga yun ang gusto ng market. Nagtatabi sila, nagre-reserve ba sila ng gold. Ayan. At ngayon niya, nasa 1800s lang yata noon eh. Ngayon 2000 na ang price dahil sa nagsimula yan nung pumutok yung war sa Israel. Yun yung price ng gold. So si gold ay minsan pagka normal ang mga situation, halos kapareho siya ng currency pairs. Pero most often than not, may sarili siyang mundo. May sarili siyang mundo. Kaya hindi rin siya advisable for beginners kasi nga may sarili siyang galawan. Although, napaka-enticing kasi konting galaw lang niya, kita ka na. At the same time, konting galaw lang niya, laki din ng iyong talo. So, nasa iyo yun. Desisyonan mo. Kung kaya mong tanggapin yung ganong ka-erratic na pair na ititrade, okay lang. Decision mo yun eh. Pero doon ka muna magsimula sa sigurado. Palakihin mo muna ang iyong balance. Yan, pag marami ka ng panalo, sige, magtapon ka sa gold. Pero bago mo marating yung gold, bihasa ka na. No? Bihasa ka na. Sa NFP lang, yan, sa NFP, tayo mag-gold. Kasi nga, sa NFP naman, almost, most often than not, lagi siyang isang direction lang ang pinupuntahan. Hindi katulad ng ibang currency na tataas muna, tapos biglang bababa, o biglang bababa, tapos saka pataas pala. Yan. May free webinar ba for that? Aling that, sir? Sir Aaron. Coach, if we use the buy or sell stop approach, how many pips should we observe from the current price? 3 minutes before impact of NFP. Bukas po natin, sa Friday po natin, i-discuss Sir Roberto yung detalyado na yan. Ano ang hin na related sa NFP, Brendo? Non-farm payroll. Unemployment claims. Sir. Kasi ang NFP ay may kinalaman sa employment, no, employment change. May Sir Marco, may webinar tayo bukas, same time 6 PM. Risk management po ang ating i-discuss. Ayun, doon ma-discuss bakit laging ina-advise na 0.1 muna ang lot size. Ayun, i-detalye po 'yan sa atin. Sir Milesio, yan bang nakapost na trading fundamentals na iyan? Ang ibig sabihin, pwedeng mag-trade both. Basta piliin lang kung base dollar, buy at sell euro quote when data is good or bad. Okay. Hindi ko masyado nasundan yung tanong ni Sir Milesio. Siguro dahil yung dito sa naka-display na tips and techniques, when data is good, USD ang ginamit na currency. When data is bad, euro ang ginamit na currency. Ang ibig sabihin lang po kasi nito, example po eh. For example, ang iyong tiningnan ng good ng currency na good, no? Yung currency ay US dollar. So, lahat ng pairs na may USD, whether USD is the base price, o base, yeah, ito, USD is the base currency, or USD is the quote currency, dahil siya yung minomonitor mo na good. Yun, Sir Milesio. Yun. So, pagka good currency siya, good for the currency, you buy USD JPY. Yan. Siguro ito ang tanong mo siguro, no. Pwede ba akong mag-sell sa ibang may USD na quote naman? Yes, pwede. Pwede mong piliin na GBP USD ay sell. So dito ay USD JPY dahil base currency si
na si USD. Dito naman GBP USD. Ayan, sell ka naman sa kanya. Sell because quote currency siya at good ang ating economic data result. Yun. So pwede 'yon. Hindi lang naman ikaw i-restrict sa isang pair. As long as ina-apply mo yung context na pag good for the currency you buy as long as that currency is the quote currency sa pair and you sell if that currency is the quote currency dun sa pair. Yan. Sir Bernardo, Benerado, from your experience using Forex Factory on High Impact, is it safe to say that the market always responds and you can rely that it will move tremendously regardless it will pump on the upside or downside? Yung mga high impact news, yes, yung mga diniscuss natin, PPI, CPI, GDP, yan, unemployment claims, non-farm payroll. May mga cases na hindi immediate, no? Except for the non-farm payroll, immediate talaga siya. May mga cases na na-release na yung data, nag-iintay pa ng 2-3 minutes, 5 minutes, iniintay ang market, galaw ng market. Ayan. So, but most often, kung good for the currency, tumutugma naman na buy USD XXX pairs and sell XXX USD pairs. Yeah. Anong oras kaya itong ADP? Tingnan natin. Meron daw currency pair. Ah, dumaan na kanina, no? 7 p.m. Kita nang si Sir Brandon eh. Ano kaya ang naging result nung 7 p.m? O, tingnan natin. ADP for GBP. Ayan. Ay, speaking lang pala yun eh, sir. Mag-speak, walang data yun. Pero sige, silipin na rin natin yung silipin na rin natin yung for example, GBP USD. So palitan natin ang time frame to sa 1 minute. Zoom out. Nasaan yung 7 o'clock? 45. Ah, ito. So wala masyadong malaking candle, no? Ayan. Ay, sorry. Ano ba yung tanong nga ulit? Kanina kasi may, di ba, mayroon tayong high impact news na for GBP. Pero mag-speak kasi, no? Mag-speak si Governor Bailey. So, mukhang sa GBP USD, wala siyang ganong malalaking candles na mahaba. Although, nakita natin, pababa siya. So it must be something bad for GBP. Bakit bad? Kasi GBP USD and GBP is the base currency. Yan. Yung mamaya na ADP, ay mamaya pa yata yung ADP, no? Non-farm. Ayan, so 9:15. So yun yung tanong sa atin, mamayang 9:15 PM for USD, high impact news, ADP, non-farm employment change. So ito yung tinatanong sa atin. Pero mamaya pa kasi yung 9:15 eh. Tapos na yung ating webinar by that time. Again, ihintay natin yung actual. No?
hintayin natin yung actual. So pag yung actual na yan ay ano bang mechanics nito? Tingnan natin. Tingnan natin ang mechanics. Computation. So, actual greater than forecast. Usual effect. Actual greater than forecast is good for the currency. So kailangan lumabas to na 132 at least. Yung actual mo. 132. Pag yan ay 132, then we buy USD JPY, USD o AUD, USD NCD. Lahat ng base currency ay USD, you buy it. Because it's good. If 132 ang actual or more. Pero pag yan ay lower, say 130, yan. Oh. Ang immediate, ano mo, ang immediate action mo ay you sell. Sell USD XXX pairs or buy XXX USD pairs. Yan. Pero yun yan tanong. Yun yung tinatanong iba, pinapoint out ng iba. The previous is 113. Yan, 113. Kaya ang kino-comment ng iba, 130 is still good, better than the previous. So most likely kahit yan ay 130 less than forecast yan, ano pa rin yan? Ibabuy mo pa rin yan dahil better pa rin siya nung previous. So the market will decide. Yan. Pero ang first reaction natin is actual versus forecast. Okay? Yun ang first mo reaction. Actual versus forecast. Then, kung ang market sentiment, ang gusto ng market sentiment ay sundin yung previous and actual, dun, makiramdam ka na lang. Kaya nga yung iba, ang approach, tingnan muna. Tingnan ang galaw ng market. Tingnan mo ang galaw ng market. Yun. Para hindi ka mawala. Dahil nga may isa pang data na kino-compare. Yun. Bukod pa doon, kung lalo na kung may kasabay. Ano, may kasabay ba to? 9:30 na pala eh. So, mga trade balance. Pwede ring mangyari diyan ay no, pwede ring mangyari mamaya mag-antayan 'yan. O, yung walang galaw ng 9:15 or mahina ang galaw, pero later on pagpatak ng 9:30, nandoon ang mas maraming galaw kasi mas maraming data na i-release doon. Oh, 'yun. Pwede rin mangyari, daming pwede mangyari. Pwede rin mangyari na may data at hand na yung iba. Kasi tayo, retailers, wala tayong access sa data. Ang access lang natin na sa Forex Factory. Pero kung baka yung mga big banks somewhere, may alam na sila, lalo na yung mga US, no? Baka alam na nila yung data nito, gagalaw na yan accordingly. No? At hindi minsan nasusunod tong naka-schedule na to. Ayan. So, the best pa rin, no? Kaya kasi sabi, the best pa rin is wait for the results. Yun pa rin, hindi ka mamawala doon. Wait for the results, observe the movement ng candles, and saka ka sumabay. Tawag nga doon ni Sir Alvin, ride the wave. Kung saan ang punta ng alon, doon tayo, sasabay lang tayo. Maliliit lang tayo eh. Hindi natin sila kayang pangunahan. Sumunod lang tayo. Ilang minutes after 9:15 bago pumasok? Depende na po yan sa inyo kung anong nakikita niyong galawan sa market, Sir Anel. Pero yung iba, nag-iintay pa ng mga 5-10 minutes talaga sinisigurado nila. Yan. Yan, Ma'am Myril, unfortunate po, hindi po yata ninyo makikita yung mga comment ng participants dito sa Zoom. Ang nakakita lang po ay kami na mga host and panelists. Kaya po, binabasa namin yung mga pinopost na tanong, then sinasagot namin para sa kaalaman ng lahat. Opo, yan. Okay. Ang oras na ba? 9:50. So siguro meron lang kaming shameless plug. Ano bang tawag doon?
Ano nga, Sir Alvin? Shameless plug. Ano ba dito? Ay, ano pa rin na siya. Yun. Okay. So, yung nabanggit namin kahapon na intensive training program. Ayan, ang ating pong point of contact ay si Sir Alvin Nuque. At ito po yung email address at may Facebook, kagagawa lang na profile at Facebook group nung para dun sa intensive training program. So for your inquiries po ay dyan po tayo sa kanya po natin i-direct. Ang program po na to ay binuo ng mga IBs ng Tikmil, no? So hindi siya directly from Tikmil. So isang IB group po ang magba-manage nitong intensive training program. Ang Tikmil lang po ay sumusuporta dahil mga independent introducing brokers nga po ang involved dito. Meron po ba akong na-miss na mga tanong? Sir Danilo, exciting ang Friday. Daming high impact news. May live trade po ba sa webinar? Yes, magla-live trade po tayo, Sir Danilo. Kaya po ang lahat ng attendees ay pinapakiusapan na magkaroon ng Tikmi live account at magpa-verify ng inyong mga valid IDs and proof of residence. Tapos, ini-encourage na mag-deposit, mag-create ng trading account at mag-deposit ng at least $50, no? Pero kung gusto niyo na mas malaking breathing space, $100 niyo na po. Pero kung hindi kaya, $50, yun. At mag-participate po tayo sa live trading sa Friday, NFP. Ituturo po natin yung approaches, paano tayo propuesto. Yun, lahat ididetalye natin sa Friday. Sir, paano po ang paggamit ng time frame? Kung halimbawa 5 minutes o 15 minutes, kailangan ba pag nagsaset na buy or sell, hindi lalagpas sa time limits, sa time frame na pinili para mag-effect ang trading entry? Hindi ko masyadong masundan yung tanong, pero sige, paano ko ba, Sir Milesio? Yung entry kasi, halimbawa, paano ba? Ang siguro ang concern, sir, ay entry, no? Yung pag ano best time to enter siguro. Sir Brendo, 7:30 po tayo sa Friday. 7:30 po yung Friday natin para abuti natin yung 9:30 na NFP. 2 hours lang po kasi ang allotment na webinar. Yan. So itong time frame natin na to ay 1 minute GBP USD. So Sir Milesio, yung pag-set ng entry, of course, una mo munang titingnan sa higher time frame kung nasaan ang trend. Ayan, so nilipat ko sa H1. At nung makita natin sa H1, ang GBP USD ay ito ang kanyang sura. Ayan, ay, teka, palitan natin yung ginamit natin na inaral natin na stochastic. Ayan. Okay, so ang ating so hindi siya Euro USD ah, kasi Euro USD lang 'yun. Ano ba 'yan? Palitan ko na nga muna yung ano, label para hindi tayo malito.
itong naka-open ay GBP USD. At ang time frame pala niya ay H1. Okay. So based dito, no, based dito sa nakikita natin na chart, technically downtrend ang GBP USD. Yan. Downtrend siya. Tapos ito lang yung custom indicator natin eh. Kaya ayan, itong dalawang line, pairs of lines. Ayan. At ang price ay papalapit dun sa lower. Ang approach natin dyan ay titingnan natin kung lalampas siya dito sa price na yan. Currently, nahit niya na yung pinaka lowest niya nung candle, ano? This is an early candle. Tayo ko muna yun. Yan, ang kanyang value ay 1. Mali. Kabali na type. Sorry. Yan, ang kanyang value ay 1.25265. Yan. Yan. Ano ba yun? Ay, iba pala yung nakiklik. Ayaw makisama sa akin. So, nahit na yung kanyang low, no? Nahit na yung kanyang low. So, kung entry ang tanong natin, Sir Milesio, dahil ito ay nasa early, pwede ka mag-set dun sa low niya, no? Na tumama na dun sa trend line, pwede ka mag-set dun ng buy limit. Kung ini-expect mo na pagbaba niya uli dun, tataas siya. Yan. Ah, nagpalit na ng oras. Alas 8 na pala. Sorry. Naubos na yung oras natin. So, 8 o'clock na. Yun. So, pwede ka kung naka-buy limit ka doon, mag-aantay ka, nabalikan. Ngayon kasi, nakapunta na siya doon eh. Ayun. So, yung decision making ay ginawa mo sa higher time frame. No? Decision making ay ginawa mo sa higher time frame. Pag baba mo sa lower time frame, M1, M5, hahanapin mo yung lowest point doon at doon mo siya ipupwesto, no? Pwede ring mag-iba ang iyong approach pagka nandun ka na sa baba. Pagka nasa M1 ka na, yan, baba natin sa M1. Ayan. So kahit na may buy limit ako dito, buy limit, pwede pa ako sumabay sa kanyang movement dahil pataas siya. Pwede ako mag-buy. No, pwede pa akong mag-buy. Tapos dito, pagdating dito, pwede akong mag-sell limit. Yun. Mag-sell limit. Or pwede ko rin na mag-sell stop. Yun. Dito sa peak na to. Pwede rin dyan o dito. Kasi mga resistance, no? Resistance area, sell stop. Para ang iniisip mo naman doon, lalagpasan pa siya. No? Lalagpasan pa siya. So marami kang options na pwedeng gawin, pwedeng paglalaro dito, no? Ang normal advice pag nasa gitna na yung price, yung movement, wag na sana. Hintayin mo na lang pumunta dun sa mga endpoints, doon ka mag-decide. Pag nakita mo diyan na nag-register, binasag, ayun, sa pangatlo, buy ka na kasi most likely yun ang kanyang direction, lalo na kung ang iyong stochastic ay lumampas na ng 60 pagdating doon. Yan. So titingnan mo pagdating dito, ano ang iyong stochastic, nandun ba sa nag-curl na siya? Pag nag-curl na siya, nakita mo nag-curl na, bumaba na ng 80, yun, pwede ka na mag-sell doon.
wala kang ilalagay na prior pending order, pwedeng depende sa action. Yun. Kailangan may magtumulong sa'yo na mag-decide eh. Yun ang gamit ng indicators. So, kung sinasabi ng indicator na sell na tayo, kasi nakalabas na tayo dun sa overbought zone, pababa na, ayun, sell na tayo. Kung ayaw mo pa mag-sell at iintay mo yung confirmation, dapat makarating siya sa 50. Ayun. Pag nakarating na siya sa 50, confirm na, na nagbago na ng direction. Kaya lang, sabi nga ng iba, tapos na yung medyo malaki na yung tinakbo. Kaya yung iba naman, aggressive. E paano kung nag-reverse? Cut. Kaya nga may cut. Cut your losses early. Nag-iba. Di cut mo dyan. Palitan mo lang buy. Kasi hindi na para sell. Yun. Mabilis ang decision making. At magagawa mo lang yan pagka praktisado ka sa demo. Advisable po ba na may buy sa maraming pair ng USD? As long as kaya ng iyong balance, no? Kaya ng iyong balance. Makikita mo naman yung free margin percentage mo, no? Doon mo titingnan. Pwede kang mag-set ng maraming open orders, pero pag yan ay nag-go against sa iyo, mabilis na bababa sa stop out level ang iyong margin percentage. So 'yun ang iniiwasan. Pag yan ay nasa 200% na, medyo risky situation ka na, sir, kung sino man po nagtanong, anonymous attendee. Laging babantayan natin ang margin percentage. Pag $100 ang iyong base, as much possible, one or two positions lang na 0.01 para mabuhay ka pa. Saka mo na damihan pagka nasa $1,000 ang iyong balance. Yan, pwede mong damihan at 5 open positions na okay na yun. Siguro, yun na po. Nasa oras na tayo. Maraming salamat po sa atin. Napalampas pala. Kanina marami pang time. Ma'am Sally? Yes po, okay lang naman lumampas, Pastor. Marami silang questions. So, at least interested po sila. So, narinig po natin yung fundamental analysis would be very helpful information para po this coming Friday. So, dun po sa wala pa pong account, please do register. Punta po tayo sa tickmill.com, then create account. Okay, again, tickmill.com, create account para po makapag-register po tayo and maka-attend po tayo ng Friday natin na non-farm payroll live trading. Kailangan po meron po tayong deposit, no, minimum $50. So, mababa na po yung ating minimum deposit at ginagyan po tayo ng opportunity na mas madali po tayo maka-participate po this coming Friday para sa ating live trading. So, kung wala na po tayong tanong, I hope guys na magkita kita tayo ulit tomorrow, no, sa same din po yung oras, 6 o'clock, and Sister Aaron naman po yung speaker natin. So what would be the topic? Is that risk management ba, Pastor, tomorrow? Yes po, ma'am. Risk management. Okay. Risk management for tomorrow. So yung kanina pong nagtanong na sabi po ni Pastor is as long as kaya po ng balance. Tama-tama po yan. So as much as possible, yung tinuro po natin, 0.01 po, especially sa beginners. Bakit po? Para at least sigurado po tayo na kaya po ng account natin. Ano, huwag po tayong masyadong maglalagay ng malaking lot size. So, meron po tayong mga criteria para po dyan kung ilan po ba yung lot size na pwede i-trade sa $100 hanggang $500 hanggang $1,000. So, the only time po na makakapag-trade tayo ng one lot kapag nasa $10,000 na yung account natin, no? Just to be safe. Okay? So, guys, again, thank you so much po sa pagsama nyo sa amin ngayong gabi. And we really hope, guys, na makasama namin kayo ulit tomorrow night. And those who would like to ask for the webinar recordings for tonight po, please send us your email address or chat your email address po sa ating chat box para ma-send po namin sa inyo as long as you have your verified account with Tickmill. Again, as long as you have verified account with Tickmill, bakit po, paano po magkakaroon ng verified account? Again, tickmill.com, create account, then submit po ng mga documents, valid ID and billing statement.
okay, or proof of address. Okay, so in case po na meron po kayong mga tanong, wag po kayong mahiyang mag-inquire and mag-send po ng message sa akin directly, no? Ito po yung email address. Ah, sorry. Ito po ang aking Facebook. Ayan po sa ating chat box. Send lang po kayo ng messages if you have any questions or inquiries po. Okay, so guys, natapos na naman ang ating webinar, and of course, we really have to pray and close this webinar po ng mas maayos po. So may I request Pastor Shem to lead the closing prayer, please? Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa ibinibigay niyong mga opportunity sa amin. Itong forex trading, Panginoon, ay isang katugunan sa aming mga dalangin, sa mga nararanasan namin sa buhay, mga nakikita namin na naririnig na mahirap ang buhay ngayon at maraming kailangan gawin. Maraming salamat, Panginoon, na makakatulong sa amin ang forex trading sa mga tamang knowledge at approaches. Ay patuloy mo nga po kaming turuan at patuloy naming ma-grasp ang mga techniques dito, Panginoon, upang itong bagay na to ay makatulong sa amin at makapagbigay din kami, Panginoon, sa mga nangangailangan, sa mga mahal namin sa buhay at sa mga gawain mo, Panginoon. At nagpapasalamat kami, Panginoon, na ang bawat isa na dumalo, dalangin ko, O Lord, ibalik mo po ang kalakasan at patuloy na ang excitement ay manatili at matutunan ang business na to na kung saan ay alam namin na makakatulong, Panginoon, talaga sa bawat isa. Pagpalain mo po, Panginoon, si Ma'am Sally, ang Tikmil, ang kanilang puso na tumulong at mabigyan kami ng opportunity, Lord God, na kumita rin, Panginoon God. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong patuloy na pag-iingat sa bawat isa. Ilayo mo po kami, Panginoon, sa anumang uri ng kasamaan, sakit, karamdaman, pagalingin sa aming mga pains and hurts, Panginoon God. At nawa, Lord, ay patuloy naming maibalik sa iyong pagpupuri at pasasalamat sa bawat sandali ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thanks God. Ayan, thank you so much po, Sir Pastor Shem, and thank you rin po sa lahat ng dumalo ngayong gabi. May mga questions po na paano po or sino po ang mag-assist sa assist po ng pag-open ng account natin. PM lang po kayo sa akin para ma-assist ko po kayo. And we also have our IDs to assist you, no, para makapag-open po kayo ng account. So, isa po si Sir Alvin na will assist you in case po you have questions. Okay? So, guys, again, natapos po ulit ang ating oras. Doon sa mga hindi pa nagdi-dinner, time na po para mag-dinner, and at least family time na rin po after this. Okay? So, guys, nakopya ko na po yung mga email addresses ng mga gustong mag-request ng ating recordings for tonight. So maraming salamat. Again, see you tomorrow, same time po. And God bless everyone. Bye-bye po.